ikalawang wika. Hango ito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23. Ang mga talata, umpisahan po natin sa 39 hanggang sa 43. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon day, isasama kita sa paraiso." Ang pangalawang wika ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus ay isang pangungusap ng pagbibigay kasiguraduhan, assurance ng sino mang lumalapit sa Diyos ay tatanggap ng kanyang hinihingi. Makita natin na ang taong ito ay isang masamang tao at ayon sa kanilang kaugalian, isa ito sa parusa na nararapat dahil sa kalamang kasalanang ginawa laban sa bayan. Subalit, namatay man ang taong ito na nakabayubay sa krus na kasama ni Jesus, hindi pa huli ang lahat ng mapag-isip-isip niya at nagkaroon siya ng pananalig na ang taong kasama nilang ipinako sa bundok ng Golgota ay ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas. Kaya ang sabi niya, "Panginoon, alalahanin mo ako pag naroon ka na sa iyong kaharian." Di ba't marami sa atin humihingi ng kaligtasan mula sa Diyos? At tunay na ang kaligtasan na ating hinihingi ay ating nakakamtan, sapagkat pangako ng Diyos na walang sinumang lumalapit sa Kanya na Kanyang itataboy at walang sinumang humihingi sa Kanya na hindi Niya pinagkakalooban. Brothers and sisters, ang pangungusap na ito ay upang bigyan tayong lahat ng katiyakan na ang kaligtasan ay nagmula lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming mananampalataya, maraming Kristiyanong Katoliko ang nalilito. Nung ako ay nasa probinsya, may mga manang akong nakikita doon. Umaga pa lamang ay naroon na sa simbahan, naglilingkod. Halos buong araw ang panahon ay naroon inilagak sa simbahan, sa mga gawain sa loob ng simbahan bilang paglilingkod sa ating Diyos. Hindi masama, sapagkat kailangan ng bawat isa sa atin ng magbigay ng panahon upang tayo ay makapag-alay ng paglilingkod sa ating kapwa. Ilang sabi ng Diyos, anuman ang ginagawa mo sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay tuwirang sa akin mo ito ginagawa. Kaya, brothers and sisters, anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa, yan ay hindi mo ginawa lamang sa tao, kundi yan ay ginawa mo rin sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, huwag nating baligtarin ang sitwasyon. Hindi ka dapat magpagal, magpakabuti,
gumawa ng pagkakawang gawa, gumawa ng mabuti upang ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan ay isang grasya mula sa Diyos. Nung makabayubay sa krus ang isang magnanakaw, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kaligtasan nung ito ay hilingin ng isang kawatan. Lahat tayo ay nagkasala. Subalit, ang good news, kayang burahin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, kayang linisin ng Diyos ang lahat nating karumihan, sapagkat siya ang Diyos na dakilat makapangyarihan. Kaya nga, ang kaligtasan, kung ito'y iyong minimitit hinihingi, ito'y iyong makakamtan. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, ang pagkakawang gawa, ang pagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, maisabuhay ang kanyang mga aral na natutunghayan natin sa banal na aklat. Yan po ay bunga ng kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi yan bunga sa iyong pagiging mabuting tao. Dapat malinaw tayo dyan, no? Ang paggawa ng mabuti ay bunga yan ng kaligtasang tinanggap mo mula sa ating Panginoon. Walang sapat na paghihirap, walang sapat na pagpapakabuti ng tao upang makuha niya ang kaligtasan mula sa Diyos. Iisa lang. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan. Lumapit tayo na may pananampalataya sa Diyos. Hingin natin ang kaligtasan at yan ay kanyang ipagkakaloob. Subalit, tandaan natin, brothers and sisters, na ang kaligtasan kagaya ng isang regalo, physical na regalo. Halimbawa, ibibigay ko ito sa iyo. Regalo ko dahil magkaibigan tayo. Pag tinanggap mo ang regalo kong ito, nangangahulugan na ikaw ay mayroong responsibilidad. Mayroon kang pananagutan upang manatili yung regalo na ipinagkaloob ko sa iyo. Ano yung pananagutan mo? Na ang regalong ibinigay ko sa iyo ay iyong ingatan. Hindi kung saan-saan mo lang ito ilalagay. So, ibig sabihin, kung bagay ito na hindi naman pang-araw-araw na ginagamit, nilalagay mo ito sa isang ligtas na lagayan. Ganon din ang kaligtasan. Ipinagkaloob sa atin ito ng libre, subalit, para manatili ang kaligtasan na yan sa iyong buhay, naroon papasok yung paghahangad na tayo ay maging mabuti, tayo ay sumunod sa aral ng Diyos, nang sa gayon, napapangalagaan natin yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi ito basta kaligtasan. Lahat ng pahirap maging kamatayan ng Diyos ay ibinigay ng dakilang Ama sa atin upang ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng kanyang Amang nasa langit. Ang Diyos, kahit gaano tayo kasama, ay hindi nagbabago yung kanyang alok na tayo ay bigyan ng pagkakataon, kamtan ang kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Mayroong isang kwento. Nasagad ang tatay na ito dahil sa isang anak na napakasuwail. Lalaki ito. So, sa murang edad pa lamang, ay natuto na itong manigarilyo, barkadista, kung saan-saan nagpupunta, hanggang sa humantong ito sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Naging lasinggiro, basagulero. So, maraming pagkakataon na ang pamilyang ito ay nagbabayad ng daños perjuicio doon sa mga taong nasasaktan niya. Nagbabayad doon sa husgado upang siya ay makalaya ang pansamantala dahil sa mga patong-patong na mga demanda laban sa kanya.
So nagkasundo yung pamilya na isang grand vacation ang kanilang gagawin papunta sa ibang bansa. So kumot is, while nga ang batang ito, hindi ito isinama ng kanyang tatay doon sa kanilang pagbabakasyon. Isang buwan bago mang ang schedule ng kanilang pag-alis, parang isang himala ang naganap sa batang ito. 180%, 180 degrees, I mean, yung pag-ikot ng bata ito mula doon sa kanyang kalagayan. Ibig sabihin kasi, pag tayo ay tumatalikod sa kasalanan, tumatalikod sa lumang buhay, ang ikot po natin ay hindi 360 degrees. Pansinin po ninyo mga kapatid. Ito po yung ikot ng 360 degrees. Nakaharap ako ngayon sa inyo. Iikot ako ngayon ng 360 degrees para aking talikdan yung kasalanan. Pansinin po ninyo itong mabuti. Yan, umiikot ako ng 360 degrees. Saan uli ako ngayon nakaharap? Di ba sa inyo? Kung ang pagharap ko na ito, ito yung buhay na punong-puno ng pagsuway sa mga pangaral ng aking magulang, ang hindi pagpapahalaga sa mga gandang gustong mangyari ng aking magulang, ang hindi pagtalima o ang pagsalangsang tuwiran sa kalooban ng Diyos, dito ako ngayon nakaharap. Pag tumalikod ako at gawin kong 360 degrees yung aking pag-ikot, ibig sabihin, pansamantala yung aking ginagawang pagbabago. Dahil haharap uli ako sa luma kong buhay. Kaya ang tamang pag-ikot o pagtalikod sa kasalanan ay 180 degrees. Ganito po yun, mga kapatid. Ayan. Ito to po yung 180 degrees. Kung dati doon ako nakaharap, yun yung luma kong buhay. Ngayon, pag dito na ako nakaharap, ito na yung buhay na ibig ng Diyos na aking lakaran. So ito yung ibig sabihin ng ganap na pagtalikod sa lumang buhay, o yung tinatawag na 180 degrees turn para sa bagong buhay. Amen? Now, brothers and sisters, sobrang kagalakan yung tatay, silang buong pamilya, nung makita nila yung anak lang Suwael ay nagbago. Kaya ang kinagawa nila, hinabulan, kuha ng tiket para sa kanilang paglipad. Dalawang araw bago yung kanilang paglipad, sangkot na naman sa gulo ang batang ito. Sabog na naman sa pinagbabawal na gamot. Dinala sa kulungan. At alam niyo ba mga kapatid ang ginawa ng tatay? Wala siyang ginawa. Hinayaan niya yung kanyang anak na magdusa doon sa kulungan. Iniwan ito. Umalis silang mag-anak at lumipad para sa isang engranding bakasyon. Paano natin maiugnay ito doon sa pangyayari ng sabi nga ni Jesus? Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang tatay na nagbago ang isip upang isama ang anak ay madali ding nagbago ang isip para huwag nang isama ito dahil gumawa na naman ito ng hindi maganda. Subalit, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, ito ho ang napakaganda sa ating Diyos. Kahit gaano pa kadami yung kasalanan, gaano pa kabigat yung kasalanan magagawa natin laban sa Kanya, laban sa mga mahal natin sa buhay, sa ating kapwa, ang Diyos ay hindi magtatangi. Hindi siya manunumbat. Hindi niya nasasabihin, nung nakaraang araw lang pinatawad kita eh. Tapos gagawin mo na naman ngayon yung parehong kasalanan. Hindi ho nanunumbat ang Diyos. Sa tuwing tayo'y nadadapa ang mahalaga para sa Kanya, tayo ay bumangon. Sa tuwing tayo'y nagkakasala ang mahalaga para sa Kanya, na tayo ay dumulog, lumapit sa Kanya, humingi ng Kanyang habag,
humingi ng kanyang grasya at doon din kakampi natin ang ganap na kapatawaran. At maranasan natin yung assurance ng Diyos sa kanyang pangalawang salita doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, ang mga taong ito na nagkakasala sa akin, nagkakasala sa iyo, nagkakasala sa lipunan, ay mayroon palang malaking pag-asa kung sila ay dumalapit. Nataglay ang kababaan ng kalooban, taglay ang pagkilala sa kanilang mga kasalanang nagawa. Kaya brothers and sisters, ang pangalawang huling wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan kami na manatili sa aming puso ang pangako mong ito na kung kami magbabalik loob sa iyo, ay pagkaloob mo muli ang kaligtasan, isang kasiguraduhan na kami man ay makapasok kung makasama mo sa kaharian ng langit. Tulungan kami, Ama, sapagkat sa tuwi-tuwi na kami ay nagkulang at nagkasala sa iyo. Sa iyong liwanag, akayin kami lagi upang makapamuhay kami ayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Sa